Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, mga kaibigan, biglang lumantad. Dating Police Colonel Asyarto, itinuro si dating Presidente Digong na tangka siyang paslangin. Subalit, himalang nakaligtas. Nako po, matinding revelasyon ito. Isang mataas na opisyal ng PNP na nagselbi dati sa ating Republika ng Pilipinas, nagtatago po hanggang ngayon, subalit biglang lumantad upang isiwalat ho ang tangkang pagpaslang sa kanya di umano ng dating Presidente Digong. Ako po, marami ho ang kanyang isiniwalat tungkol sa mga illegal na aktibidad. Sangkot si Bongo, sangkot itong dating cabinet member niya, itong senador Bato ngayon ay sangkot din, at siyempre ang tinuturong utak at protektor, itong dating Presidente Digong. Nako po, iyan pong lahat ang ating tatalakayin. Ako'y muling nagpapaalala, kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan niyo po. Shoutout po sa lahat. At ito ho, bibigyan ko po kayo ng ika nga po resibo tungkol dito sa ating tinatalakay. At ito nga ang biglaan na paglantad ng isang police colonel, ha, para ituro ang dating Presidente Digong at dati at ang kanyang mga kasangkot. Ako po, ito ay matagal na ho, matagal na usapin, subalit bigla ho nagtago itong si Asyarto, dahil sa kanyang takot at banta sa buhay, ha? So lumalabas ho dito kung siya ay tangka na paslangin, ha? Kung siya ay tangka di umano na ipapaslang, di umano ng dating Presidente Digong, good news pa rin ho, dahil himala na hanggang ngayon po ay buhay siya at upang isiwalat ang kanyang nalalaman. Ano nga ba ang tunay na katotohanan? Ano nga ba ang tunay na ika nga po gawain na illegal ng dating Presidente Digong kasama dating ang senador ngayon, na si Senador Bato, at siyempre itong kanyang cabinet member at kasama si Bongo. Nandiyan ho sa screen, tuklasin po natin. Buhat po dito, ito'y marami na rin ho ng mga stream media ang nagpalabas sa tinalakay binalita. Basahin po natin. Umarap ang dating police na si Colonel Eduardo Asyarto sa pagdinig ng House Committee of Dangerous Drugs ngayong Miyerkules Hulyo 10, at idiniin ang negosyante at dating presidential adviser na si Michael Yang sa illegal na droga. Ayon, kahapon po yan, Hulyo 10, ay nagkaroon po ng pagdinig, dangerous drugs, diyan po sa House Committee, at ika nga po ay humarap diyan itong dating Police Colonel Eduardo Asyarto. Okay, idiretso po natin. Lumutang ang pangalan niyang sa investigasyon ng komite na pinamumunuan ni Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers kaugnay ng 3.6 bilyong shabo na narecover sa isang butiga sa Mexico, Pampanga noong nakaraang taon. Nako po, ay malaking halaga ho ito at malaking illegal, mga kaibigan. Ito pong si Michael Yam ay isa pong tinalaga appointee nung kapanahonan ho ng dating Presidente Digong na siyang nanunungkulam bilang presidente. Ito si Michael Yam po na nababanggit na pangalan na ito, ay kaibigan ho ni dating Presidente Digong na nasasangkot dito ho sa 3.6 bilyong pinagbabawal na gamot na narecover sa isang butiga
Diano sa Mexico, Pampanga. E diretso po natin. Gayo ng dati, hindi naman sumipot sa hearing si Young, kaya na cite and contempt at ipinaaresto siya ni Barbers. Ayan, maganda. Salamat to, Senador, Congressman Barbers. Yan po ay pagdinig diyan sa kamara ho. Yun nga ho. Nako po. Ito nga ba ay tuluyan ng ididiin? Abangan po natin to. Dahil kapag naaresto ito, hindi po natin alam kung kakanta. Kung ano ang ikakanta nitong si Michael Young. Hindi natin pwedeng pangunahan ito. Kaya kaabang-abang ito kung may ikakanta ho siya. Dito ho, sa ika nga po illegal na pinagbabawal na gamot na 3.6 billion. Pinagbabawal na gamot na na-recover diyan po sa Mexico, Pampanga. Kaya importanteng mahalaga mga kaibigan na ito ho ay maaresto. At nang sa ganun po, mabigyan po ng linaw ito. But anyway, kung ayaw mong kumanta, Michael Young, ay meron naman dito nagpapatunay na ikangahoy, alam nila ang aktibidad na ito. Nandiyan po si Colonel Asierto. Eto, ediretso po natin. Kwento ni Asierto, siya at isa pang pulis ang nakatuklas at gumawa ng report sa illegal na umanong gawain ni Young at ng business partner nitong si Alan Lim na pareho raw malapit kay Senador Bongo. Nako po, ay nagkabol-bol na kayo na mayagpag kayo noon sa panahon ng panunungkulan ni Digong. Ay kunwari, ay pumapas lang kayo ng maliliit na pinagbibintangan nyo na ika nga po'y pinagbabawal lagamot gumagamit. Tinataniman nyo ng armas. Ay pakitang tao lang ho kayo. Pero ang totoo, kayo pala ang nasa likod nitong napakalalaking pagpasok sa ating bansa ng pinagbabawal na gamot. Di umano, nandiyan po ang mga pangalan. According kay Colonel Asierto, nandiyan po ang pangalan na nabanggit. Hindi ko na uulitin. Eto po, ituloy po natin. Kasunod nito, pinagbantaan na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang buhay. Aba, kaya pala ito ay nawala. Diba? Dahil pinagbaad-bantaan ang kanyang buhay ng dating Pangulong Duterte. Matagal na akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay ipinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-impluensya hanggang ngayon, sabi ni Asierto. Mismo Colonel na yan, ha? Uulitin ko. Matagal na akong natatakot para sa aking buhay dahil ako ay ipinapapatay ni Duterte. Sila po ay ma-impluensya hanggang ngayon, sabi ni Asierto. Himala. Himala, butit na bubuhay ka pa. Ingat po. Dating Police Colonel Asierto. Kita nyo, Colonel na. Takot na takot pa rin. Dahil sila ho ang nakadiskubre. Sila ho ang ika nga po ginawa ng sila naka ura mismo. Mismong si Colonel Asierto ang nakadiskubre nito at ginawang pa nga niya ng report. Subalit tong kapanahunan ng dating Presidente Digong na siya ang nanunungkulan. Ay katulad nga po ng nasabi niya, para lang hindi makalabas di umano at para lang hindi siya kumanta. Ay gusto siyang ipapatay, kaya siya ay natatakot. Ayon ho dito sa dating Police Colonel Asierto. Eto pa, inakusahan ni Asierto sina Duterte Go at Senador Ronald Bato de la Rosa na sangkot umano sa operasyon at mayroong alam sa pagpasok ng malaking shipment ng shabu sa bansa. Kaya buo raw ang paniniwala niya ang tatlo ay protecting under integral in security of the illegal drugs network operating and the country. Ayun. Ang gusto niyang ipunto, itong mga nabanggit na pangalan ay nagpuprotekta ng mga illegal na pinagbabawal na gamot
sa ating bansa. Naku po, matindi ito. Parang bantay sa lakay ang lumalabas, mga kaibigan. Heto pa. Rodrigo Roa Duterte, Bongo and Bato de la Rosa are protecting and integral to the security of the illegal drugs network operating in the country. They allowed to entry of the large volume of illegal drugs through our ports and supported the syndicate by defending them, targeting those that go against and fleeing them through the justice. Akusasyon ng dating pulis na si Colonel Eduardo Asyarto. So, ang binabanggit po mga pangalan dito, malalaki. Unang-una, ang gusto niyang ipunto dito, ang pinakang protector dito ng mastermind ay tinuturo niya itong dating Presidente Digong. Kaya siya ay gustong ipapas lang. Subalit, pasalamat po tayo. Hanggang ngayon ay buhay. Itong si Colonel Asyarto. Nabanggit ang pangalan ni Bongo, Peter Lim, the Senator De La Rosa, at sino pa ba? Atong sa mga nabanggit ho dyan, matataas na pangalan, lalong-lalo na po, itong si Michael Young, na ngayon ho, ay sabit dito sa mahigit ilang napakarami na nakuspiska na pinagbabawal na gamot diyan ho sa Pampanga. Nako po. Kabang-abang ho ito mga kaibigan. Dahil alam ko, marami pang isisiwalat nitong si Colonel Asyarto. Kung totoo man ho ito, dahil mayroon pong mga dokumento na hawak itong si Asyarto, kailangan po ito imbestigahan. Dahil ito po, ika nga po'y banta sa ating Republika ng Pilipinas. Kung mamamayapag po ang ganitong kalakalan sa ating Republika ng Pilipinas, kawawa po ang anak mo, anak ko, na magiging biktima nitong pinagbabawat na gamot, mga kaibigan. Makakatulong po tayo dito, mga kaibigan, sa pamagitan po ng inyong public opinion, inaanyayahan ko po kayo. Mag-ingay po tayo na may kaugnayan po dito sa ika nga po isiniwalat nitong dating pulis, Colonel Asyarto, na sangkot di umano sa mga nagpuprotekta itong mga nabanggit na pangalan. At sabi nga, tinangka siyang ipapaslaw. Nandiyan ang banta niya sa buhay, kaya siya ay nagtatago. Yan pong lahat, mga kaibigan, ay isiniwalat ng dating pulis, Colonel Asyarto, dito sa pagdilig sa hearing sa kamara ho, mga kaibigan. Abangan po natin kung ano ang kahihinatan po nito, kung ano ang magiging development. Sapagkat na cite in contempt po ito si Michael Young, sino pa ang susunod na ipatatawag mo dito? Kung mabanggit ang pangalan humuli ni Digong, ito ba ipapatawag, mga kaibigan? Sana ho naman itong hearing na ito ay may patutunguhan, hindi lang puro hearing, useless, sayang ang gastos. Tama na, sobra na. Kung puro hearing, diyan sa Kamara, sa Senado, na walang patutunguhan. But kung may patutunguhan po ito, sige, ediretso nyo po. Dahil hindi sayang ang pera ng taong bayan na ginagastos dyan sa mga hearing na yan. Kung may patutunguhan, kung walang patutunguhan, pues itigil nyo. Sayang ang pera ng taong bayan na ginagamit nyo dyan. Muli po, alam ko naiintindihan nyo ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.